Kasi ang aim po ng Better Globe is to plant 8 billion trees in 20 years. So, pag-ilagyan na tayo, no? Bali, na ng Better Globe. Bali, ang Better Globe, it's 7 years. Okay. The 7th year na sila. So, okay. I mean, they're already, marami na silang tinanim. And each time na nagtatanim kami sa Kenya, nagtatanim din po kami sa Pilipinas. Ay, through okay. University of the Philippines, Los Angeles. Nakakatuwa ka naman, Ms. Tigray, no? Sino mag-aakala na dati parang iniisip lang talaga ng ordinaryong tao? Na alam, parang, mag-split ng mag-split. Correct. Eh, may magkakaroon pa rin ng mas malalim na adhikari. At or ngayon, may mas malalim na pag-ibig. Wow! Kaya nga po sinasabi ko na nagbago ng mystic or whatever, iniwasan ko yung controversy. Kaya lang, when it comes to pag-ibig naman, I thought na kailangan ipaglaban ko. Kasi naging issue rin kasi ito sa boss ko. Na talagang sabi niya, gano'ng katagal na ba kay ni Troy? Mga weeks pa lang. Weeks pa lang? Okay. Siguro mga 3 weeks pa lang. 3 weeks pa kasi lang kay ni Troy? Kasi nung first time na nag-audition siya, tapos ang galing niyang sumayaw. Kaya nakaisip tuloy ako ng pelikulang Querido Ma, yung macho dancer ang role. And then later on, nung practice na sa bahay, after that, hindi na siya umuwi. Ay! Nawili! Oo, nag-enjoy! Natuwa! Eh ako naman po, of course, sabi ko, baka mamay nag-aantay yung girlfriend mo or asawa mo. Wala. Or baby mo, may mga anak or whatever. Pero sabi niya, kung meron akong asawa at mga anak, eh bakit ako nandito? Yeah. Oh. So, he has proven me talaga. So, lalo humaba yung hair. Kung meron pa nga, mas mahaba sanang bigla ganito. I'm sure, mas mahaba talaga. So, paano kayo nagkakilala? Because he auditioned. Yeah, he auditioned po. Kasi then, may bala kang gumawa ng isang pelikula. Hindi po. Nung nakita ko, dahil marunong palang sumayaw kasi macho dancer, hindi siya macho dancer. Okay, may tatalik yung macho dancer po siya? Pero, hindi. Pero sinabi niya, well, ang talent ko po ay sexy dancing. Sabi ko, ha? Doon diba? Mismo nakaisip ka agad na gumawa ng pelikula. Alam niyo mga mistika noon kung saan giver ako ng habang. So parang bumalik ko yung mga mistika. Oh, sige, go! Kasi ngayon hindi na ako pwede pumunta sa mga ganang giver. Oo, oh, hinahawakan ka ng pangalan. Parang nakalit ako talaga sa, instead na pupunta na ako sa giver, nandito mo, you can always do me and try. Yeah! Oh, yun na! Gusto mo yan! Special the Mystic Champs. Okay. Ano, parang maskulados ang dating kasi ng mga talents ko, Mystic Champs. Sabi, Mami, alis na po ako. Sabi, ay hindi, kailangan dito ka. Wala akong ano ngayon. Wala akong katabi. Ganun lang. Tapos, ang bilis ng pangyayari, ha? Oo. Ano ito naman, Parasite ba? Pag-isip ako. May nakita ko talaga, sabi ko, parang kumilig ako. Ay, parang kumilig ako. So that's why, nung nalaman mo na ano na magaling siya sa sexy dancing, naakit ka na kaagad sa kanya. Ano yung pangalawa? Pangalawa na gustuhan mo kay Troy? Nagustuhan ko yung nakita ko yung sincerity niya. Mm-hmm. Kung itong tao na gusto lang mag-artista, katulad mo naging boyfriend ko dati, hindi eh. Sabi niya, wala akong balak na gamitin ka. Pwede kasi pustusin. Kasi nakita ko, nagiging winner na rin siya sa mga pageant, mga opens, mga ganun. So, he has his own way. He can always find his own way para maging artista. Hindi lang kung gugustuhin niya. Pero hindi naman kailangan through you. Hindi naman through me. Kasi may manager naman siya, si Don Tan. Ganun. So, nakita ko na, sincere talaga siya. So, talagang destiny, no? Yeah, parang gano'n eh, no? Kasi nag-ask ako ng Lord na, Lord, ibigay mo naman sa akin sino magmamahal sa akin, diba? Kasi biro mo, nakaraan yung mga... When was your last relationship before Troy? Yung last relationship ko yung from the States nga, na yun nga, kung kailan i-reveal ko na magpapakasal na kami kasi nung blessing ko, sinabay naman po namin yung ano engagement ano namin. Yung pala, I realized na bumalik ako dito, akala ko, susundan niya ako dito pala. Para dito na kami titira pare. Yung pala, nakita ko na sa internet, looking for a wife para tayo ito ko! Siyempre, nalang ako I was the one willing to take him here to support me with my career. Eh sabi niya, sure, why not? That was why, last year, this year lang. Yung
pagdating ko po, siguro that was 3 years ago. So matagal na rin. So okay lang, okay lang. Oo, nabakante. Nabakante ako. Natuyo ng konti. Antigang na lupa. Hindi, parang kung paano ko sasabihin, pero sinabi mo na chuper. Na natuyo ang tigang na lupa. Tigang na lupa. So kailangan ng ulan sa bagay. Kailangan ng magbabasa ng mga tigang na lupa. Pero okay lang po kasi, talagang naging serious na rin po ako sa aking business, yeah. Of course, sa aking paggawa-gawa. So siguro, timing na rin na nawala siya. Pangatlo na nagustuhan mo kay Troy. So, magaling sa sexy dancing, sincere. Okay. At yun, in-reveal niya ang tunay niyang pagkatao. Kasi nung una sabi ko, bakit hindi mo yan ako dalhin? Bakit hindi mo ako dalhin sa totoo mong family para at least makita ko kung sino ka. Kung merong makikita akong mga anak o kay asawa ganun. Dinala ako sa nanay at tatay niya. Ang nanay niya, street sweeper. Mm-hmm. Ang tatay niya walang trabaho. Mm-hmm. Meron siyang tatlong kapatid, dalawang kapatid na nakikitira din doon. Napakaliit yung space nila na nirerentahan. Mas malaki pa yung banyo ko. And that's the truth. Doon ako oh, na parang walang pag-alilangan, hindi kanya din na sa bahay ng kaibigan, para po niya. So sabi ko, saan ka natutulog dito? Dalawa daw sila magkapatid sa papag, wala pang kutsun, wala pang foam. Tapos yung nanay, tatay niya, sa isang kapatid niya, doon sila sa ano, halos, eto lang, yung space na to, itong space na to, eto na yun. So sabi ni Mystica, so, halika dito ka sa kandungan ko, sabi niya. At saka maganda yung pagtanggap ng parents sa akin. I felt na lang, sabi ko, hindi po bahay ang pinuntahan ko dito ang mga tao. And sabi ko sa kanya, you're so lucky. Dalawang parents mo nandito. Ako, wala na akong tatay. Ang nanay ko, bihira ko na lang siya makita. The last time I saw her, probably every Christmas lang. Every Christmas po lang nakikita mo. And you're so lucky. Correct. So kung ipagkain, dinala na ako doon. Sigur talaga yung ganung ginawa niya ni Troy, actually pagpapakita lang talaga yun na kung sino siya, kung gaano siya ka-sincere sa ginagawa niya. Kasi parang si kung sa ibang tao gagawin niya, magdadahilan niya. Wala yung nanay tatay ko, may sakit sila ngayon, nasa probinsya malayo. Mm-hmm. Pero siya hindi siya nagdalawang isip. Alam mo ha, sinuwari na siya. He trusted me so much. So kahit alam ko, malaman ko kung ano yung totoo niyang pagkatao. Hindi siya natakot na baka mag-back out ka. Baka. Siguro kasi Troy also saw na sa personalidad mo at sa character mo, na hindi ka rin naman ganong klaseng tao. Alam mo po, hindi ko ako yung tao na ano na ibang minamata ko. Diba, sabi ko, lagi ko pinagmamalaki na dati rin ako, nandyan ako sa Los Boulevard. Doon din ako nakikitulog doon sa mga walang bahay. I wasn't scared for everybody to know bakit binabalik-balikan ko ako naman para magpakain sa mga bahay. Siguro makapagsasabi, diba, ang dating natutulog niya lang sa may Rojas Boulevard, isang may amin na ng Rojas Boulevard. Kaya yun lagi sinasabi sa mga bata rin. Nakakatuwa, napaka-inspiring na kwento mo, Mystica. Si Troy naman yung tanongin natin, kahit konting sagot lang, Troy, okay lang. Serious type to si Troy. Ano naman yung nagustuhan mo kay Mystica? Ano? Una. Mabait po kasi siya una pa lang. Mabait. Pinag-position po ako. Pinag-position po ako na, alam niyo na po, na pinag-position po ako sa humanity. Nang walang pag-aalinlangan sa bago, kabaitan na nga. At saka maganda, ano ba? Kinis kaya Mystica. Oh, tatangihan mo ba yung ganyang klase ng lumalapit sa'yo? At saka lagi ko sinasabi sa kanya na yung problema ko, sabi ko, yung edad ko sa edad mo, baka mamaya mamatayin ka yung mga friends mo. Correct. Ganon din sa akin. Mm-hmm. Correct. Kaya you mentioned, Mystica, na parang yung isa sa mga una nag-react was your boss. My boss was the one who reacted. Kasi lalong-lalo nung nagpunta kami sa Puerto Galera. Of course, bilang katulad ko, di ba, para kung bata rin na sa wakas, nandito ko, tapos may lover ako, bata. Correct. At tatapos sa dalang pasiga, no? Ano na lang sa YouTube, lahat nilagay ko. Sabi niya, you better get rid of them now. Sabi right now. Kasi makaka-apekto sa atin. Baka mamaya isipin ng tao na pinulot mo lang sa lansahan. Pagkatapos, all of a sudden, meron ka ng parang alam mo yung boy toy na tinatawag. Ganun. Tapos mamaya, baka iba na naman. Yung ganun. So, pero huwag ka, pinaglabang mo ha? Alam niyo po, nag-listen lang ako. I was just listening to him habang nag-i-skype ang camera. Nandun siya. Hindi na niya ma-take yung alam mo siguro na parang na sobrang napahiya na siya. So, lumabas siya. So, ngayon at that time, ako na sabi ko. Sumalo lahat. Ako na, sabi ko,
kung ito man ang dahilan kung bakit niyo ako ipa-fire, and then I'm ready for it. Wow! I am doing my best to become a businesswoman. I do my best to be a showbiz woman. And I have my own life too as a private woman. And I have all the right, just like you, you are married. Mm-hmm. And of course, you always have the right to put every videos that you want on YouTube because you're happy. Because you're happy. And yes. I said that. Sabi ko ganon. Do I not have the right? Is it because I am Missika and this guy is poor? Is that the way it is right now? So, nakapag, sa lahat na sinabi mo, nakapagsalita ba si boss? After that, okay, now I understand. Because I just thought that it wasn't serious. Said, tell the difference, this is serious. If I have to marry this guy, I'm going to marry him. You know? Oh, yeah. Masarap naman pakinggan ng partner. Sige, bibitinin muna namin kayo dun sa hanging line na if I have to marry this guy, I will marry him. Mamaya, more on Mustika and Troy sa pagbabalik ng Tabalan sa RHTV! Siyempre. Kasama pa rin po natin si Mystica at yun nga, medyo nabitin tayo sa kanyang kwento. Fresh na fresh pala yung kwento niya tungkol dun sa bossing niya na sinita siya kahapon niya. Pero ngayon, in good terms ka na okay, with your so, boss. Well, of course, sa bandang huli, nanahimik na lang siya. Kasi he realized na serious na talaga pala ito. Sabi ko, ipaglalaban ko ang aking pag-ibig. Kasi he knew all my story about my ex, about my past marriages. Of course, before, puro mga ka-level ko, puro mga mas, ano, may professionals, mga career people. Sabi ko, if I'm going to find a career person right now, and I'm also a career woman, wala, magka-clash kayo. Talaga, wala akong panahon sa kanya. Eh, eto this guy, knowing na kung kaya pa lang yung magdagkukulong doon sa bahay nila na halos parang isang selda lang, and how much more, he would find it na luxury itong lugar ko, luxury itong kwarto ko. So, hindi ako mag-aalala na maiisip niya na babalik doon kasi dito, okay na siya dito. And that's all I need. Yung pag alam niya na nagtatrabaho ko, at least he will understand. Tama. O kung meron naman siyang event or whatever, he is free to go on his events. Like may mga fashion shows din siya, mga ano sa kanyang career. Kasi mag-artista, gustong kung ano-ano yun. Papabayaan mo din. I will let him be free. Yes. Diba? Sabi ko lang sa kanya, kung alam mo na ika-aangat ng career mo, ika-i-increase ng value mo, then go for it. Bakit naman hindi? Pero kung yung mga, babalikan mo yung mga competition, alam mo naman kung minsan, di ba? Yes. It's not all yours. It's not all the time you're the winner. Andito ko na, nasa akin ka na. Alam na ng tao na tayo na. Pagkatapos babalik-balikan mo pa mga yun, there will be a time na bumagsak yung ano dahil hindi ka nananalo. At tayo naman natin mangyari yun. Ayoko yun. Si Troy naman, ikaw ba Troy, naging issue ba sa pamilya mo yung pagdating ni Mystica sa buhay mo? Siyempre, Mystica siya. Oo. Pangalawa, the age. And then pangalawa, mayaman. Anong diba? Sabi ng mga magulang? Ano mag natuwa lang ako nung nalaman. Sige, hindi nalang ako sa mga magulang. Hindi sila kumontra, walang nega na reaction. Anong nihanda niyo sa kanya? Binigluto niyo ba siya ng pansin? O, ikaw na dahil ang invited ko, ang invited. Hindi po nila alam na dahil. Surprise! Kasi ayaw ko rin talaga na magpataran sila. Magpataran sila. Sila, whatever. Feeling ko hindi lang yung pamilya. Ako na lang nagdala ng pagkain. Parang ganon. Feeling hindi lang yung pamilya yung nataranda, pati mga kapitbahay. Oh, what? Sure!
sa labasan yung mga ano, yung mga kapitbahay, makikita talaga sa YouTube. Talaga? Talaga, kapistangan talaga ko kung saan. Anong link sa YouTube ba? Anong mystical videos po. Ah, sige. Makikita mo yung palingkas mo doon, andun yun. Nainakala ng mga kapitbahay nito rin, may show. Oo, ano meron? Kaya meron. Kaya nga po nung nakita ng boss kung gano'n na doon, napakaisipin ng mga tanong. I just got somebody who just came from the street. Sabi ko, no, he didn't come from the street.